So, ayun mga kamaster, bismillah, al-Rahmanir-Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'ud billahi minasyaitanir rajim. So, hi dyan sa ating mga kababayan sa Middle East. Okay, so, nandito po tayo ngayon, sa araw na ito, nandito ngayon tayo sa Bukawi, Bulacan, no? Tayo po ay magre-rewiring, no, ng aircon. At although natapos na tayong mag-cleaning ng aircon, ano, so, ang pinaka-highlights talaga natin dito ay yung correction ng wiring from indoor to outdoor. Ito po ay tayo po ay ngayon nasa ano, no? Ayun, no? Tayo po ay nasa taas. Wow! Tayo po ay magre-rewiring ng ano, no? Ng aircon ngayon na Carrier X Power. So, nandito po tayo ngayon sa Bukawi kung saan ito rin yung aircon at refrigerator na ginawa natin ng mga nakaraan. Ayan, no? Ito yung red na Samsung, ginawa natin yan. Okay na yan. Then yung isang 3TR, ginawa din natin mga kamaster. Okay, so samahan nyo po ako sa araw na ito upang maging kayo ay matuto, yung mga baguhan ng mga technician, matuto kung paano nga ba talaga ang tamang pag-wiring upang maiwasan yung maagang pagkasira ng ating aircon. Unang-una, ito po ay inverter. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano talaga ang tamang pagwawiring mga kamaster, okay? So, ay mga kamaster, no? Nung mga nakaraang buwan, ito ay ito yung ginawa natin. Yun. Oh, ha? Pwedeng pakasalan, no? Oh. Then, nung pagkatapos ng ginawa natin to, then ginawa naman natin tong isa. Okay, sir. Ito yung ginawa natin. Okay. Yun, naalala nyo pa, mga kamaster. Ito yung nirepiping natin. Okay, din inayos din natin yung mga wiring connection na ito kasi nga ho, shortcut. Okay. Inayos na natin yung kanyang pipe. Then yung kanyang may ano na siya. Meron na siyang ano, bracket. Yung nakarang kasi wala, nakalapag lang siya. Then yung kanyang outdoor unit, ito pa yung nilagyan natin ng deflector. Yahoo! Bago na rin yung breaker, tsaka yung piping mga kamaster. Okay, so, baba tayo. Papakita ko sa inyo yung ating ginagawa. Iko-correct ulit natin yung ano, yung wiring ng aircon na inverter. Na Carrier X Power. So, nakahagdan po tayo. Kawayan. Astig, di ba? Yan o. Aray ko. Yun. So, babaklasin ho natin yung mga wiring nun. Yung connecting wire at saka yung supply. Okay? May papakita ko sa inyong shortcut dito, mga kamaster, na hindi dapat ganun ang ginagawa. Okay? So, akit po muna tayo dun. So, ayun mga kamaster, no? Nandito na tayo sa taas. Ito ipapaliwanag ko sa inyo, no? Ito, okay, ito yung ano, mag-umpisa muna tayo dito sa outdoor unit. Okay, teka lang, ayusin natin. Light. Yun. Ilaw na ba? Okay. So, ayusin natin. Sa ganitong wiring, no? Ito po ay para sa mga paalala, ha? Ito po ay para sa mga baguhan, ha? Yung mga datihan na, yung mga veterano na enjoy lang po sa pagpanunood. Pero itong video na to, para po ito dun sa mga baguhan na nagkakabit ng mga aircon. Okay? So kung ating mapapansin, meron tayong dito nga tagging na, so sa terminal block na to, merong 1, 2, 3 line tsaka neutral. Okay? So, ibig sabihin, logic na sinasabi ng aircon na to na ang supply manggagaling po sa outdoor unit. Kasi nandito po yung inverter board. Yan o. Tinapan ko kasi baka umulan. Ito po. At pag magbabasya mo naman sa ano, sa kanyang wiring, eh talaga, ang design po talaga ng mga aircon natin ay nasa outdoor unit po yung supply. Ang nangyari po, ganito. So, itong ano, itong 1 and 2, ito yung connecting wire naman nanggagaling sa indoor unit. Okay? So, itong number 3, ito po yung signal.
Okay? Ito po yung signal niya dun sa indoor unit. Okay? Then sana mag wala nang ground eh. Pero mamaya-maya maglalagay pa rin tayo ng grounding dito. So kulang po yung wire na inilagay. So sa madaling sabi, shortcut at nagtipid. Wag po natin titipirin. Kung nagbabayad naman ng maayos yung ating minamahal na customer. Kagaya niyan, nabisto. Nakita natin na may mga pagkakamali, may mga pagkukulong. So syempre, sira tayo sa customer. Tama po, sa halip na tayo ang tatawagan, eh hindi eh. Diba? Shortcut eh. Yan po yung nagiging reason kung bakit nabubuhit ang warranty sa carrier. Kasi sabi ko nga, galing ako ng carrier, kapag nagka-problema ang aircon at tinuntahan ko sa site at ganito yung uri ng wiring, aba, void agad yan. Bakit? Eh, alam nyo na yung ano, alam nyo na yung standard na installation ng bawat brand, carrier, kung anumang mga ano yan, mga brand ng aircon yan, alam na natin, sundin natin. Okay? So, kapag ganitong nakita nyo, paalala, kapag ganitong nakita nyo sa outdoor unit, nakalagay naman oh, line tsaka neutral. Ibig sabihin, nandito, dito natin ilalagay yung ating supply na nanggagaling po sa outlet or sa breaker. Okay? Hiwalay po ito. So, kapag ka dito nyo nilagay yung ano, dito nyo inilagay yung supply, okay? Ayusin natin. Pag dito nyo nilagay yung supply, yung line tsaka neutral, eto namang board, magsusupply naman dun sa, ganun yan eh, paikot. Ito yung return. Okay? Ito yung supply, ito yung return. Return power, return voltage. Okay? Dito muna unang-una magkakaroon ng connection. Dito muna unang-una magkakaroon ng kuryente. Nakakaharang kasi ito mga kamaster, no? Kaya pasensya na. Inaayos lang natin. Yun. O, nakikita ba? Okay, so, kapag ka ganito, nakakita kayo ng ganitong coding, ibig sabihin, ito yung code na dito nyo isusupply o ilalagay yung power supply ng aircon. Kung nanggagaling yan sa, kung manggagaling yan sa outlet or sa breaker. Okay? So, dito po natin ilalagay. Ang tanong, ano naman to? Okay? Ito namang dalawa, yung 1 and 2, ito po yung connection na galing sa indoor o papunta sa indoor. Ito yung output. Okay, yung 1 and 2, ito yung input, line tsaka neutral. Yung output mo ay 1 and 2. Ito po yung papunta na sa indoor unit. Okay? Paalala ha. Input, output, papunta sa, ito yung papunta sa compressor, sa board, at ito naman yung papunta sa indoor. Input, output. Okay, pagpasok niyan sa board, okay, so maya-maya, aandar na yung ano natin, pagpasok niyan sa board, magbibigay ng iikot lang yan, papasok dun sa board, then magsusupply yung board sa indoor unit, okay, ng 220 para umadar yung ating ano no, yung fan. Then ito namang signal, ito yung mabibigay ng signal sa dito sa compressor para umandar kasi ang signal natin ay nanggagaling sa indoor unit. Okay? So ganoon lang po. Dito manggagaling yung supply. Then ito naman yung supply ng ano ha, supply ng aircon. Then ito naman yung papunta sa ano, sa indoor unit. So okay na tayo dito, mga kamaster, no? So ang pagkakamali lang dito, sinuplayan niya yung indoor unit sa halip na dapat nandito yung ano no, ito yung dapat sinuplayan niya. So di ko alam kung nagkulang siya sa wire tsaka ang ginamit na wire, ito pa. Yan. Hindi po standard na gagamit ho tayo ng wire na ano na tawag dito, solid. Dapat po talaga ang ginagamit sa mga aircon ay stranded wire. Okay? Yan. Tingnan natin. Ayun oh. Di ba? So, hindi dapat ganito. Kasi kapag ka ganito ang uri ng wire mo mga kamaster, alam naman natin na yung solid ay nagrarattle po yan at nagkakaroon ng pagluwag. Okay? Dahil solid po siya. Di kagaya ng ito, stranded, talagang maraming ano, maraming ngipin. Ika nga, sa madaling sabi, maraming ngipin at talagang kapit na kapit. Pero itong ano, solid wire, wag po tayong gagamit ng ganito mga kamaster. Okay, paalala lang po, itong video na to para po doon sa mga baguhan na teknisya na nagwa-wiring ng shortcut. Wag po nating gawing shortcut kasi sa inyo po babalik ang problema niyan. Okay, so paalala, okay,
wala pong supply dito sa outdoor na dapat ang supply ng aircon natin ay nagmumula sa outdoor. Okay, so pasok po tayo dun sa indoor unit. 12 seconds later. Okay, nandito na tayo sa indoor unit. Ito yung mga gamit natin. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Ha? Okay tayo. So yung ano, yung supply, ito nga yung solid. Okay, ito yung dumiretso dun sa ano kanina, sa labas, yung nakita, pinakita ko sa inyong dalawang wire. Okay, ito yun o. Nakasaksak lang dun sa outlet ng aircon. So, wala tayong pag-uusapan dyan. It's either breaker type or plug-in. Basta ang mahalaga, masupply yan. Okay, kasi may breaker naman yun dun. Sabi ng ating minamahal na customer, may breaker naman yun dun. Kaya okay na. Pinayagan niya na ganun yung design, naka-plug-in. Okay, pero, ito. Etong ano na to, try ko yung mga yun, no? Screwdriver. Ayan, no? Tanggalin natin to, ah. Lumagan lang natin. Okay. So, ganito. Ayan, no? Tanggalin natin. Ito yung... Ito. Ito, yun yung supply na nanggaling dun sa outlet. Okay? So, maling-mali po yung perception na yung supply natin ay idedirekta natin dito sa 1 and 2. Mali po yun. Kasi nga po, baliktad eh. Dapat ito, manggagaling mo, tatravel dun sa line tsaka neutral. Then, ito namang ano, ito yung return power ng ating unit. Baliktad eh. Diba? So, mali. Mali po. So, dapat pagka ganun, wag na po natin gawin to sa mga aircon na ating winawiring. So, nakita naman natin, 1, 2, 3. Yung 3 na to, ito yung signal sa thermostat. Ito yung nagbibigay ng signal sa compressor para umandar, mga kamaster. Okay? Ayan o. Then, ito namang 1 and 2, ito yung galing sa outdoor. Okay? Ito po yung galing sa outdoor. Ito yung return power ng unit na galing sa outdoor. Ito po yung kumuha ng supply dun sa line tsaka neutral. Ang nangyari, kapag pagka dinirekta mo yung dito, ano mangyayari? E di posibleng masira ngayon yung program mo. Okay? Huwag po natin gagawin to. Kumbaga, ayusin natin yung flow ng kuryente. Ika nga. Okay? So, paalala, etong power na to, ito, galing yun sa outlet. Dapat, dediretso po ito dun sa line at saka sa neutral. Then, yung itong dalawa naman to, galing sa outdoor unit, ito naman yung papunta dito sa outdoor unit. Parang supply at saka return. Ito yung return power. Okay? Ito naman yung return signal. Okay? So, ganun lang po. No? Wag po natin gawing shortcut yung ating trabaho, mga kamaster, no? So, tsaka una-una, wag po tayong gagamit ng ganitong wire na solid. Mayroon naman ganitong uri ng ano, yan, ganito. Pero, ano siya, stranded. Pwede po yun. Wag lang po ganitong solid. Okay, hindi po standard yung gagamitin natin na solid pagdating sa mga aircon, mga kamaster. Okay, so, mali po yun. Kapag chinek po ng carrier to, magagalit yung service center ng carrier kasi nga, hindi po standard yung kinabit na mga wire. Okay? So, babaguhin po natin to, mga kamaster. Okay? So, mag-wiring na po tayo, mga kamaster. 2,000 years later. So, and mga kamaster, nandito po tayo ngayon sa Bukawe, Bulacan. So, napahintulutan tayo ng ating minamahal na customer na i-vlog itong kanyang lugawan. Ito po ay tatlong dekada na. So ito, tatlong dekada na po yung ano natin, yung lugawan ni Sir Boyboy. So siya po ang namahala ng ano na to, ng business na to, mga kamaster. Kaya kung kayo ay nasa ano lamang, along Bukawe, so pwede po kayong kumain dito. Marami po tayong pagpapamimilian dito, mga kamaster. Okay, so ma'am, pwede ma-interview. Ano ho bang masasabi niyo, sir, sa ano natin, kay Sir Boyboy? Yung ano natin, kinakain natin ngayon, okay lang po ba?
Masarap po. Ayun. Yahoo! Sir, babalik-balik. Sir, ang pangalan mo, sir? Makmak po. Makmak. Oh, ito po yung mga pamilya ni Sir Makmak. Oh. Kita mo naman, oh, di ba? So, maya-maya, nasa YouTube na yan. So, yan mga kamaster, no, kasi kahapon pumunta ako dito. Bumalik na ako dito kahapon dahil nga sinurvey ko muna yung ano. Ang dami mga tao dito, mga kamaster lagi. Okay, so paalala kung kayo po ay kakain, dito po kay Sir Boy Boy, Lugawan sa Bukawi, Bulacan. Okay? 2,000 years later. Seconds later. So, ayun mga kamaster, no? Ito na po yung ating ginawang pagwa-wiring. Okay, so ganito po. Ayos lang natin. Ayan. So, ganito po yung ano, no? Ulitin ko, kung kayo po ay gagamit ng single color na wire, mas maganda pong maglalagay po tayo ng color tagging na tinatawag. Okay, so yung tagging na pula, siya po ay line 1, tsaka yung tagging na puti, siya po ay line 2, then yung ating signal, wala po siyang tagging. So, yan lang po yung lagi natin tatandaan. Okay? Kapag yung walang tagging, ibig sabihin, wala po siya. Yan po yung signal natin. Then, yung kanina, yung kulay green na yun, yan na po yung ground. Okay? So, kanina, bago natin siya inayos, yung kulay green, ito po yung nandito po siya nakalagay sa number 3 o sa thermostat, signal. Okay? So, ganito po. Ganun lang po kadali mag wiring ng standard wiring, mga kamaster. Okay? So, yung supply, yung power supply, ang tanong kasi dyan, okay na yan mga kamaster, paano naman yung power supply? Ito po. So, yung power supply, nag-provide po tayo ng standard wire na number 12. Okay? Then, nag-splice po tayo dito. Yan. Nag-splice po tayo dito. Okay? Then, dumiretso po dito sa ating plug. Dito. Okay, so ito po yung ipa-plug natin doon. Okay, pero dapat, etong wire na to, magkakaroon dapat tayo ng breaker dito. Okay, pero syempre, dahil nga customer satisfaction, syempre, customer first, ang mas ginusto na lang ng ating minamahal na customer na i-direct na lang. Okay, sa, doon sa plug. Okay, doon o, doon. So, parehas lang naman yun mga kamaster kasi meron din namang breaker to doon na nakita natin kanina. Okay? So, kumbaga hindi na natin siya pinadaan ng breaker pero doon sa kabila, nandun po yung breaker nito. Okay? So, syempre, susundin po natin yung ating minamahal na customer. Okay? Pero syempre, pinaalala na, akala ko. So, syempre, kailangan ipapaliwanag din natin sa kanila yung mga standard. Okay? So, ito po, yung splice na to, ito po yung pag sinaksak ho to doon, yan, pag sinaksak yan doon, dyan, magkakaroon ng power supply yung ating outdoor unit, okay, then yung outdoor unit naman, siya mag-supply dito sa ating indoor unit, ito na po yun. Okay, ito na yung return power voltage na tinatawag, okay, pag bumalik dito yung ano, pag pumasok to sa outdoor unit, then, magbibigyan naman ng supply si outdoor unit dito sa indoor unit para gumana to. Then, after a while, magbibigyan ng signal si thermostat, itong indoor unit natin, para umadara ang ating compressor, mga kamaster. Okay? So, ganun lang po. Dapat ganito yung ating wiring. Okay? So, wala pong shortcut. Kompleto. Meron po tayong grounding. Okay? So, ganun lang po. Ito po ay itatago na natin dito sa loob, mga kamaster. Okay? So, ganun lang po, no? Sana nakatulong po itong ating mounting tutorials na binahagi sa araw na ito patungkol sa kung paano mag-wiring ng indoor unit na inverter. Okay? Sabi ko nga, ulitin ko, pwede naman tayo maglagay ng breaker dito.
Okay? Then ito yung sa supply, ito sa load side, line side, itong line side, ito naman yung load side papunta sa outdoor. Pero sabi ko nga, yung customer pa rin ang ano, masusunod. Okay? At least sinabi na natin sa kanya yung suggestion natin. Pero sabi niya, "Di, okay na yung kamaster, okay na po yan. Okay na yan, wala nang magiging ano dyan, issue dyan." So, at least, sinabi na natin sa kanya. Okay? So, ikakabit na po natin dito, then sa outdoor unit naman tayo. Okay? 2,000 years later. So, ayun mga kamaster, no? Ito na yung ating finished product. Then yung ating electrical, ito na yun. Okay, papaliwanag ko sa inyo, no? So, ito na yung ano, ito yung sinasabi ko na dapat ganito ang wiring. Okay? So, ito yung dalawang itim na to. Ito yung galing dun sa outlet na dinugtungan natin ng ano, ng plug. Okay? Ito yung, pag sinaksak yung plug, automatic magkakaroon to ng power supply, yung line tsaka neutral. Then, ito naman, ang magsusupply dito sa return signal papunta sa indoor unit, yung 1 and 2 papunta sa indoor unit. Then ito namang number 3, ito yung thermostat, yung signal. Then ito namang kulay green ay ground. So kompleto na, bilangin natin yung wire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, no? 6 yung wire, kanina 3 lang. So isa yun talagang mayroong pagkukulang dun sa wiring kanina. Okay, so kung inyo makikita, yung number 1 natin dun, yung tagging natin ay kulay pula. Yung number 2 natin ay kulay puti, at saka yung walang tagging, ito yung thermostat, ito yung signal. Okay? So ganun lang po, kasimple mag-wiring ng ano, no, ng inverter. Ito pa yung inverter na carrier. Okay? So okay na mga kamaster, no? Sana naging malinaw sa ating mga kababayan yung ating ibinroot out sa araw na ito kung paano nga ba ang tamang pag-wiring ng inverter. Okay? So paalala, itong dalawang itim, supply. Pag pumasok sa board, lalabas, ito yung dalawang 1 and 2. Ito naman yung susupply doon sa indoor unit. Then, magbibigyan ng signal sa indoor unit para umandar itong thermostat natin para umandar yung ating compressor. Okay mga kamaster, so sana po nakapagbigay naman tayo ng munting tulong sa ating mga kababayan technician sa mga baguhan. Okay, so papaandar na natin ito maya-maya lang mga kamaster. Okay? So, ay mga kamaster, no, kuha na muna natin ng parameters. So, meron tayong nakukuhang 130 PSI. 140 PSI. Then, sa ampera ito, ilan? 3.46. Yun. 3.46 dyan sa ating, ano, ilan? 3.4. Dito sa specs. 3.90. Yun. Oh. 3.9. So, ilan? 3.90 yung rated, then yung ating actual ilan? 3.46. Yo, nadali, pwedeng pakasalan. So, okay na po yung mga kamaster. 12 seconds later. So, yun mga kamaster, no? After ng isang oras, okay na po ito. Kukuha na naman natin siya ng ano, no? Ng temperature. 9, 10, 11. So, malamig na to, mga kamaster, yun, no? Ayun, no? Okay, yan o, 9, no? So, mahusay. So, excuse me. Sana nakapag, ano, no? Nakapagbigay ng munting, ayun, si sir nga pala, yan o, sir. Ayun, kayo rin dyan. Yan o. So, sana nakapagbigay ng munting aral. Itong ibinahagi natin sa araw na ito, na sana wag naman natin tipirin yung ating installation. Sundin natin yung standard na installation pagdating sa mga connection ng ano, no, ng wiring mga kamaster, no. So, pag mali ang wiring, asahan natin na hindi po talaga tatagal yung ating unit. Okay, paalala, ang inverter dito ay hindi po indoor. Ang inverter po dyan ay outdoor lamang. So, kaya yung ating supply ay nasa nasa outdoor at wala po sa indoor unit. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat mga kamaster at magandang hapon po.